Maraming salamat sa oy, please mga pwede pa kayo. Please sit down. Maraming salamat sa ating buting kongresista, Congressman Migs Villafuerte, sa kanyang pagpakilala at napakagandang salita. Andito rin po ang ating matagal nang kasamahan sa serbisyo publiko, ang inyong dating governor, ngayon congressman, si L. Ray Villafuerte. At ang siguro ang pinakabago na bagong salta sa politika, ang ating governor. Bagong pasok, naging governor na kagad. Kaya't marami siyang tinatrabaho ngayon. It's good to see napasa na ang tradisyon ng serbisyo publika sa ating governor, Governor Luigi Villafuerte. At ang ating mga nandito po, kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet secretary, at kami nandito upang tingnan lang namin at babantayan po natin kung tuloy-tuloy, kung maganda ang patakbo para sa pagbigay ng ating biniginagawang tulong sa yung mga nangangailangan pa. Natagalan lang kami nang sa labas ng kaunti dahil tinatanong ako akong secretary ng Department of Agriculture ngayon. Kaya tinatanong ko yung mga mangingisda, yung mga ating magsasaka, kung ano ba talagang karanasan nila, kung ano yung kanilang pangangailangan. At kaya naman ay marami tayo natututunan sa pagkaganyan na iba kapag kausap mo ang tunay na talagang magsasaka, ang tunay na talagang mangingisda, kesa sa nagbabasa-basa ka lang ng report. Kaya't hihingi ko sa inyong, I apologize na napag-antay kayo, pero hindi naman siguro mahirap dahil ang ganda naman nitong stadium ninyo, may air condition pa. Naluma ang Maynila rito sa inyo. At anyway, kaya kami nandito ay para patuloy ang tinitiyak namin na mapatuloy pa rin ang pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po, ay medyo umaahon na tayo sa pandemya, sa ekonomiya, na tsaka yung mga kahirapan na dinala ng COVID. Medyo dahan-dahan, nakikita natin, hindi na tayo masyadong nagkakasakit. At hindi na natin masyadong kinangan alalahanin na kung baka magkasakit, dahil na-manage na natin. Yung iba sa atin, nag-vaccine na, nag-immunity na. Ngunit, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Hindi natin masasabi tapos na yung problema sa COVID. Tapos na yung lahat ng naging epekto ng COVID sa ating ekonomiya ay nawala na. Nandiyan pa rin ng kaunti. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang pagbigay namin ng inyong yung ayuda, yung AX, yung tupad, lahat po yan na aming ginagawa. Tapos hindi lamang yan, kung hindi pati na ang pagtulong sa yung mga maliliit. Galing lang kami sa Kadiwa. Yung Kadiwa ay ginagawa namin market yan para makapagbili ang ating mga consumer, makapagbili ng mas mura na lalo na yung mga agricultural commodities, yung mga bigas, yung mga asukal, gulay, lahat yan. At ang ginagawa namin ay nagdirekto na mula sa magsasaka, direkto na kagad sa Kadiwa. Kung ano man ang kailangan na gastos, ang kailangan gawin para dalhin ang produkto sa palengke, ay ginagawa, sinasagot na ng pamahalaan. Nang sa ganon, yung mga patong na, yung mga pag pinapadala mo yan, may pinapatong na presyo yan eh. Palaki ng palaki yung presyo, nawawala na lahat yun. So naipagbibili ng gobyerno, ay hindi naman kumikita ang gobyerno. Hindi dapat kumita ang gobyerno dyan. Kaya wala na kami, mas maganda ang nagiging epekto para sa presyo. At binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo na meron silang pupuntahan. Pupunta sila sa Kadiwa at doon nila ipagbibili ang kanilang mga nagawang produkto. Kaya dahan-dahan, yung mga, lalo na yung mga maliliit na negosyo, ay paahunin natin. At sana dumating na yung araw
na kayong lahat ay masasabi ninyo na maganda na yung naging pwesto ninyo, meron na kayong trabaho na maasahan at hindi na kailangan ng assistance galing sa gobyerno dahil maayos na ang ating ginagawa para sa buong ekonomiya. Kaya naman po, yan lang naman po at ako'y nagpapasalamat at hindi ko akalain ganito kainit ang salubong na ibibigay ninyo sa akin dahil po biglaan lang itong aming pagpunta rito at kaya naman pinagsamantala ko na habang nandito ako ay kayo ay makasama at tayo makapagbigay at ipatuloy ang tulong sa inyo, yung lahat at sa inyo at sa lahat ng mga nangangailangan natin, mga kapatid na Pilipino. Maraming salamat po. Maganda nga po.